blessing. We believe your word. When you speak, it will come to pass. When I wait, I will surely be blessed. Jesus, we believe. Come on. We will call on the name that saves. We will call on the name that heals. We will join the voices singing, holy, holy, holy is the Lamb. We will call on the name that saves. We will call on the name that heals. We will believe. So claim your portion. So claim your blessings. Enjoy the bountiful life from heaven today. Yeah, yeah. So claim your portion. So claim your blessing. Enjoy the bountiful life from heaven today. Come on, sing with me. We will call on the name that saves. We will call on the name that heals. We will join the voices singing, holy, holy, holy is the Lamb. We will call on the name that saves. We will call on the name that heals. Jesus, we believe. Jesus, we believe. Oh, Jesus, we believe. Hello, praise the Lord. This is Pastor Nilo Plaza, Filipino missionary based in Hong Kong and works also as co-associate pastor of New Life Fellowship, UPCHK. The content of my channel is mainly the preaching and teaching of the Word of God and some reviews and reaction of videos from other great preachers of the Apostolic Circle. Some of my contents here in this channel are views and videos of the Holy Land and Hong Kong and its outlying islands. Welcome to my channel. Enjoy and subscribe. God bless you. Praise God. Ang lahat ng masaya, masaring amen? Amen! Amen. Amen. Tayo po tayong lahat, Marathi, para Lord sa prayer request. Praise the Lord. Praise the Lord. So ipapray po natin, mga kapatid, si Sister Lily Conley for recovery. Praise God, Sister Jean Suniga, mga kapatid. Juan. Praise God. Mary Francis Concepcion, shoulder operation. So apat po, mga kapatid, Sister Juan Suniga, Lily Conley, and Mary. May apat ka na, sis? Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So, salamat praise sa Panginoon. Sundalin natin sa prayer, mga kapatid, sa hapon ito. Si Brother Jewel, si Juan, si Millie, at si Mary Francis Concepcion. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Lord, sa opportunity na kami, Panginoon, ay nakabalik na naman. It's another Wednesday, Panginoon, na mag-umpisa ang gawain ko dito sa New Life. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran, sa mga anak mo, Panginoon, na nandito ngayon. At pinag-uusapan po namin ang aming mga puso at isip at sa aming mga prayer request para kay Sister Joanne Suniga, Panginoon. Ikaw, Panginoon, hallelujah, mag-bless sa mga processing, Panginoon. Hallelujah, walang mga untoward, Panginoon, na needs. Praise God, kundi smooth, Panginoon, ang lahat. Salamat, Panginoon. Praise God, Sister Millie Conley, Panginoon. Recovery. Praise God, at sa kanya, kay Sister Juan, Panginoon, sa kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. Praise God, your protection, your healing power, Panginoon. Hallelujah. Mary Francis Concepcion, shoulder operation, Panginoon. I'm praying, Panginoon, na ikaw mag-provide, mag-bless sa mga doktor, Panginoon. Praise God.
nahahawak, praise God, sa operation ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Ilayo po sila sa kamatayan, Panginoon. Praise God. Bigyan ng buhay, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Higit sa lahat, kaligtasan nagmumula sa iyo, Diyos. Pinapray po namin si Brother Jewel, Panginoon. Sa hospital sa kanya, sa check-up, Panginoon. Ipuhin mo ang kanyang katawan, Panginoon. Let thy purpose be established in his life. Let thy will be done and your name be glorified. Salamat, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Salamat sa iyong habag at biyaya, Panginoon. In spite sa nangyari sa kanya, Panginoon. At the new inspiration sa kanyang puso. Praise God. Ating pupuksan ang ating Bible sa Numbers chapter 11 verse 1. Numbers chapter 11 verse 1. The word of the Lord says, and when the people complain, everybody shout, and when the people complain, and when the people complain, it displeased the Lord. And the Lord heard it, and his anger was kindled, and the fire of the Lord burned among them, consumed them that were in the uttermost parts of the camp. I will bring to you, praise God, a simple subject that we are going to discuss this afternoon. And by the mercy and grace of God, hallelujah, his word will minister to us, remind us, praise God, encourage us, or rebuke us, praise God, or strengthen us. Hallelujah. Few things we need to avoid. Few things we need to avoid. Iilang mga bagay, mga kapatid, na kailangan po natin iwasan. Marami na po tayong nalalaman mula nung tayo naglilingkod sa Panginoon. When it comes to holiness standards, alam na po natin kung ano yung tama, kung ano yung hindi kaya-aya sa Panginoon. Alam na po natin na ang mga bisyo sa buhay ay hindi po maganda. Pero sa hapong ito, mga kapatid, just allow me to speak, praise God, in few minutes about few things we need to avoid. At sa teksto, mga kapatid, na ating binasa, unang linya pa lang doon, nagsasabi, mga kapatid, that when the people complain, it displeases the Lord. Yung po natin ang ating mga ulo, tayo lahat po ay manalangin. Amang banal, mga pangyarihan ka sa lahat, salamat sa iyong salita. Sa hapong ito, turuan mo kami sa pamagitan ng sulat, Panginoon, ang iyong mga banal, mga propeta, Panginoon, hallelujah. At ang iyong Espiritu, Panginoon, hallelujah, magbigay ng karagdagang pagpapaliwanag, praise God, sa amin. At hayaan mo, gamitin mo, Panginoon, ang aking bibig, ang aking dila, Panginoon, hallelujah, na mga salita, itinakda mo na, na marinig sa mga tao mo ngayon, hallelujah, ay may bigkas ko, Panginoon, hallelujah, Lord God, I give myself to you at this moment, Lord, for the purpose to preach thy word, na ang mga bagay na ito ay aming maiwasan, Panginoon, kasi gusto namin, Panginoon, na ikaw, hallelujah, ay maluwalhati, Panginoon, that our lives will become pleasing, hallelujah, na hindi ka ma-displease sa aming buhay, Lord. In Jesus' name, praise God. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa mga biyaya na ibinigay niya sa amin, sa aking personal na buhay. Salamat, mga kapatid, sa protection ng Panginoon. Nakaabot kami ni Sir Bing ng 20 years and still, praise God, hallelujah, fighting, praise God, hallelujah, to defend our vow, praise God, to defend the purity, praise God, of our marriage, our children, mga kapatid, thank you the prayer of the church. Praise God, hallelujah, dahil kung wala ang prayer ng mga banal, sabi ng Bible, the prayer of the righteous availeth much. At alam ko, mga kapatid, na sa bawat panahon kayo po'y nanalangin, palagi nyo kami naalala, palagi nyo
aming nababanggit sa inyong mga prayers. Amen. Everybody say amen. Amen. At ako po'y nagpapasalamat din sa 45th year ni Sister Ping. Praise God. Hallelujah. At yun pala ang mukha ng 45. Praise God. May timbang po. Hallelujah. Pinagpala ng Panginoon. Praise God. Wala pang mga ngipin na natanggal, mga kapatid. Praise God. Salamat sa kalusugan. Salamat sa inyong regalo. Salamat sa inyong prayer. Salamat sa inyong pag-aalala. Salamat sa inyong mga dekorasyon doon sa third floor, mga kapatid. Talaga. Hallelujah. Praise God. At higit sa lahat, mga kapatid, tayo po'y nagpapasalamat sa mga araw at taon na idinagdag ng Panginoon po sa atin. Amen. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. Mga kapatid, bigay ko po kayo, mga kapatid, ng settings sa istorya nito bakit ang mga tao po ay nag-complain. Hallelujah. So, sa chapter 9, chapter 10, mga kapatid, ng Book of Numbers, dito po, mga kapatid, praise God, ay makikita po natin, praise God, ang istorya kung paano ang Diyos nanguna sa kanila sa pamagitan ng kanyang presensya, praise God, by the pillar of fire by night and the pillar of cloud by the day. Praise God. And in their journey, mga kapatid, nangako ang Panginoon na siya manguna, mag-provide, mag-protect, praise God, at palisin niya, mga kapatid, yung mga kakalaban sa kanila. At nakita ng mga tao, praise God, the Ark of the Covenant, praise God, when it sent forward, and Moses said, "Rise up, Lord, and let thy enemies be scattered." Praise God, kasi kapag nag-move forward na sila, kapag nag-move ang pillar of cloud, Sister Glo, ng araw, o gabi man, ng pillar of fire, mag-move siya, mag-move din ang buong kampo ng Israel. At kapag mag-move, Sister Nina, ang buong kampo ng Israel, hallelujah, at nakita na ni Moses na ang mga Levites ay pinasana nila ang Ark of the Covenant, sabihin ni Moses, "Rise up, O God, and let thy enemies be scattered." Pero once na mag-stop, mga kapatid, at magtayo na sila ulit ng tent doon sa area na yon, sabihin ni Moses, "Return, O God, upon the many thousands of Israel." So they saw the power of God, obviously. They saw the presence of God. They heard the voice of God. But the people complained. The people complained, and the Lord heard it. And it displeased God. Everybody shall amen. Amen. And all the rest of these stories, praise God, makikita po natin, Pastor, sino ba ang nagpasimuno ng kanilang mga complaints? Sila ay mga Hudyo, mga anak ni Jacob, pinangakuan ng Diyos, at sila mga pinalabas na mula sa Egypt. Nakadaan na sila sa Red Sea. Praise God! Bakit ba dumating sa punto na sila po ay nag-complain hanggang sa nahawa ang buong kampo? Ang sagot, mga kapatid, hallelujah, ay nasa verse 4. Sila, mga kapatid, ang una talaga nag-complain. Sila ang dahilan kung bakit nagkasira-sira tuloy ang journey nila. At ito, mga kapatid, ang mga ilang bagay, Sister Glo, na kailangan natin i-avoid sa ating paglilingkod sa Panginoon. Huwag kang sumama
sa mga taong mag-umpisa mag-complain. Yes. Yes. Everybody shall amen. Amen. Maliwala po ba yun? Amen. So sino ang nag-umpisa na magreklamo sila? The mixed multitude. Everybody shout the mixed multitude. The mixed multitude. The mixed multitude that was among them fell at last day. The children of Israel also wept again and said, who shall give us flesh to eat? So ang reklamo, hindi po nagmula sa original na mga Hudyo. Ang reklamo ay hindi po nagmula sa mga anak ng 12 tribes, kundi ang reklamo po, ang clamor nagmula po sa tinatawag na mixed multitude. Sino po yan sila, Pastor? Yan ang pag-aralan natin sa hapon ito. Sa Deuteronomy, praise God, hallelujah. Sa Exodus. Sa Exodus chapter 12, verse 38, ito po ang istorya kung sino ito sila, sister ko. Nung sila, mga kapatid, hallelujah, ay pinaalis na ni Pharaoh sa Egypt. Praise God. Lahat ng iba't ibang tribo, sister Cynthia, nakita nila, buhay ang Diyos ng Israel. Hindi lang ang mga Hudyo, sister ko, ng mga Egyptians. Meron din taga ibang bansa na hindi mga Hudyo. Katulad pa sa Hong Kong. Hindi lang OFW, hindi lang Pilipino ang domestic helper dito sa Hong Kong. Meron din Indonesians, meron din mga Nepal, meron din mga Malagasy. Nag-gets ninyo? So ang mga alipin ng mga Egyptians, hindi lang po Hudyo, but majority Hudyo. May ibang mga minor groups, smaller groups na nagiging alipin din sila. Mga Egyptians, mga Africans, at iba-ibang tribo, mga kapatid, na nagiging alipin din ng mga Egyptians. At nakita nila na hallelujah na ang kamay ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay totoo talaga. Pinakita na doon sa lumain ng Egypt na pansin ng mga minor groups na hindi Hudyo, totoo ang Diyos na mga Hudyo. At nung nag-declare si Pero, hallelujah, umalis na kayo, sumama sila. Sumama, mga kapatid, sila, praise God, sa journey, hallelujah, doon sa promised land. At doon nila nakita, mga kapatid, praise God, hallelujah, na talagang buhay ang Diyos na kanilang paglilingkuran. Everybody shout, praise the Lord. Sumama itong iba't ibang uri ng mga alipin na hindi Hudyo. Dahil ito na po ang kanilang pagkakataon, Sister Aileen, na makawala din sila mula, mga kapatid, sa bandage. Mula sa paghihirap. Ito na po yung chance nila na makalabas din. At siguro sa isip-isip nila, pagkakataon na natin ito. Dahil ang Diyos ng mga Hudyo buhay, alam ko ba, kung pakainin sila, pakainin din tayo. Kung proteksyonan sila, proteksyonan din tayo. At sila ay napasama sa tinatawag na Exodus. Praise God. Exodus 12:36, okay? Verse 36, masahin po namin. Hallelujah. Verse 36, atras ka muna, sis. And the Lord gave the favor at the people favor in the sight of the Egyptians, so that they let unto them such things as they require. Kasi inutos kasi ng Diyos sa kanila, sa Lord, na sige, hiraman ninyo lahat ng mga kapitbahay ninyo ng gold, silver, lahat. Kasi gagamitin nila yung tutunawin nila yun, gagamitin nila yun sa tabernacle worship, yung mga furnitures na gagamitin nila. At sinabi ng doon na dahil makapangyarihan nga si Moses at ang mga Hudyo doon, natakot yung mga Egyptians na kung hihingi ang Hudyo na hindi sila magbigay. Kaya lahat ng hingiin ng Hudyo, ibibigay nila. Kaya sinakyan na nila, ginagrab nila yung opportunity na ang Diyos na mismo nagsasabi, lend unto your neighbor, lend into the Egyptians such things as they require. And they spoil the Egyptians in that way. Parang ninakawal, parang may rabi rin nangyari, rabi rin na harap-harapan.
Sabi ng mga scholars, kung ang mga lalaki ay nabilang ng 600,000 pataas, wala pa kasama doon ang mga babae at mga bata. Sinabi doon na halos mga 2.5 to 3 million ang lumabas sa Egypt na Hudyo lang, hindi pa kasama, mga kapatid, ang mixed multitude. At silang lahat ng hiram. Silang lahat humingi according to the requirements. May grupo na kayo lahat ha, humingi kayo ng gold. Kayo lahat humingi kayo ng silver. Kayo humingi kayo ng pera. Kayo humingi, basta lahat hingin! At hindi na ibalik. Everybody shall amen. Yeah. Oh. So, ano sabi ng description ng Bible? They went out from Egypt with a high hand. Umalis sila sa Egypt, mga kapatid, na mayamang-mayaman. Yun ang punto ko doon. Para silang nagtrabaho for 400 years na yun ang kanilang long service. Para ikaw, mga kapatid, 30 years, mga kapatid, nagtrabaho dito. Hindi pa naibigay ang long service. Pag-uwi mo, high hand. Ibig sabihin, mapera. Praise God. Kung ibigay, eh binigay ng Egyptians. Kaya silang lahat umalis sa Egypt na ang daming-daming kayamanan. Hallelujah. Kaya naisip ni Pedro, ha? Pinatawanan natin sila. Pinagdala na lang lahat ng alahas, lahat ng pera, lahat ng kayamanan. Kaya hinabol. Pero ang Panginoon, hindi papayag, mga kapatid. Hallelujah. Kasi may plano na ang Panginoon eh. Everybody say amen? Amen. Verse 37. And the children of Israel journeyed from Ramesses to Sukkot, about 600,000 on foot that were men besides children. Hindi na binanggit ang mga babae. Children pala, no? 20 years old above, binilang yun. 600,000 on foot. Yung mga nagmarcha lang, 6.5 million ang mga lalaki. Pero usually, di ba, pag may mga grupo-grupo, mas marami ang babae kaysa lalaki. Amen. So, yun ang sinabi, tansya ng mga scholar na hindi pa kasama ang mga bata, hindi pa yung kasama yung mga batang lalaki na 19 years old pababa. Yung mga nanay pa nila, yung mga babae pa, yung mga lula pa nila. Hindi pa yung kasama sa bilang. So, marami talaga sila. Verse 38. Atin pong buksan ang Bible sa verse 38. Can we read it all together? And a mixed multitude went up also. Hindi ito Hudyo, ha? Hindi yan sila Hudyo. Hindi yan sila kasama sa 12 tribes. Sumama lang sila. Ginagrab nila yung opportunity. At wala din akong nabasa na binagbawalan din sila ni God. Wala din instruction, mga kapatid, ang Diyos kay Moses na bawal sa sila sumama. Kung gusto mo sila umalis, umalis sila, pero sa ibang direksyon. Kayo, promise land lang. Huwag nyo silang isama. Wala tayong mabasang ganun. Yes. Everybody sa lina? Amen. So, the mixed multitude went up also with their flocks. Dala din nila ang kanilang flocks, herds, and even very much cattle. So, yung mga minority na hindi Hudyo, dala din nila, binbit din nila yung kanilang mga ari-arian at kayamanan. Nag-gets nyo? Amen. Ngayon, nung dumating na, mga kapatid, ang wilderness, nung dumating na ang mga pagsubok, ang pressure, ang unang bumigay, ang mixed multitude. Kasi hindi talaga sila Hudyo. Hindi sila yung sons of the promise. Mga outsider lang, mga kapatid, na na-convert lang sila because they saw the power and the magnet, but they have no personal relationship to the very God of Israel. Napilitan lang sila na sumama. So sila ang unang nagreklamo at nadamay tuloy ang buong kampo. So the first thing we need to avoid, hallelujah, are the mixed multitude. Because there will be God to complain. Hallelujah. So sa church, tanda natin yan. Ang unang mag-complain, baka mixed multitude yan, mga everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Oh. Totoo naman
somebody will complain, keep distance. Hallelujah. Keep distance na kagad. Sabihin man nilang legit ang kanyang reklamo, legit ang kanyang pagdadak-dak-dak-dak dyan. Praise God, keep distance ka na. Para hindi ma-displease ang Panginoon. Hallelujah sa iyong personal relationship. Sa multitude, praise God, the spirit of unbelief comes in to the hearts of the people. Ang pinanakuha, Sister Glo, hallelujah, ay ang mga Hudyo talaga. Pero nung nagbukas ng opportunity ang kaaway sa pamagitan ng mixed multitude to complain, the spirit of unbelief comes in. Yes. Natural naman, mga kapatid. Hindi naman sa lahat ng panahon na masama ang mag-complain. Pero pag palagi ka nang mag-complain, praise God, ang espiritu ng unbelief papasok at siya na, mga kapatid, mag-drive sa lahat ng complaints mo. Amen. Everybody shout amen. Amen. Ang buong bayan ng Israel, mga kapatid, marami silang kasalanan, Sister Cynthia. As in, marami silang kasalanan. Pero ang Book of Hebrews na describe ng Sister Grace ng isang description, unbelief. Yes. Sa aming pag-aaral sa Life of Christ, mga kapatid, why Jesus had not done so many miracles in Nazareth? The answer was unbelief. Taga-Nazareth siya, pabor na sana sa kanila. Bakit? Kababayan nila si Jesus, pero bakit hindi nagawa ang maraming mga milagro? It's because of their unbelief. Everybody shall amen. Hebrews chapter 3 verse 12. Praise God, ang second thing that we need to avoid. If we need to avoid complaint, we need to avoid the mixed multitude. We need to avoid unbelief. Hebrews chapter 3 verse 12. Nandiyan na yan sa baba siguro. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Lahat na sis. Pakipasok. Hebrews, antayin natin mga kapatid. Chapter 3 verse 12. Hallelujah. So ito po mga kapatid, ang ating ingatan mabuti. Alam po natin, bawal ang bisyo, bawal ang adultery, bawal ang mga bagay na yan. Madali explain. Praise God. Pero maraming nakaiwas sa adultery, maraming nakaiwas sa bisyo, hindi makaiwas sa complaint. Hallelujah. Everybody is sorry, man. Ah, sabi dito. Take heed. Mag-ingat daw. Brethren, mga kapatid, lest there be in any of you an evil heart of unbelief and departing from the living God. So unbelief and complaint can cause you to depart from the living God. You will be pushed out from the will of the center, praise God, of your spirit. Kaya ito ay sulat, mga kapatid, praise God, sa mga taga-Hebreo mismo. Take heed, brethren, lest there sira dyan, mananamay ang lahat. Amen. May spoil ng lahat, mga kapatid, kung may masisira ang isa. Kaya yun, mga kapatid, ang pinag-ingatan natin, church ito, grupo ito, hindi natin mababasa ang bawat ugali at puso ng tao kung ano ang iniisip niya, nakaupo nga yan, naka-response yan, pero alam mo ba talaga nasa loob? Pero mga kapatid, kailangan mga kapatid mag-ingat tayo. Ito sa isip natin ito, ilagay natin sa ating puso dahil individual ito, mga kapatid, praise God, the journey natin. In any of you of an evil heart of unbelief. Unbelief can cause your heart to be labeled as evil heart. Amen. Grabe pa naman. Pag hindi ka naniniwala pa, nakita mo na, narinig mo na mga testimony, nakikita mo na kung paano ka pinagpala ng Diyos, paano ka inaangat ng Panginoon. Ang mga kabats mo natagal na nawala, pero nandito ka pa rin. Praise God. Amen. Everybody shout amen. Amen. Year after year, nandiyan ka pa rin mga kapatid, praise God. Pag tinitingnan mo yung mga post sa mga nagpupurgod na,
Yung mga nagpupurgon na mga faithful na mga kapatid, praise God. Parang hindi sila makalimot mga kapatid pag nag-birthday sila. Mga picture pa rin ng new life mga kapatid. Ang pinupost nila, remembering, reminiscing the past. Praise God. Why? Kasi dito sila na, hubog dito sila na, convert dito sila na, naalagaan, na-disciple talaga, naging leader. Everybody shall amen. Amen. Ang wins ni group, kunti lang mga kapatid, praise God, pero kung ano man ang nakain ang wins na third Sunday, nakain naman din mga kapatid ang wins. Kung ano ang naranasan nila sa spiritual outpouring, naranasan naman din natin. Kung may Pentecost Sunday sila mga kapatid, eh meron din tayong Pentecost Wednesday, bakit? Kumikilos ang presensya ng Diyos. Praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. Tingnan natin ang verse 19. Jump to verse 19. Hallelujah. Speaks about unbelief. Ano sabi niya? Hallelujah. Hebrews 3:19. We see that they could not enter in because of unbelief. Ang allusion kasi nito mga kapatid, ang tinutukoy kasi ng writer, ang buong bayan ng Israel. Dahil kung isipin mo mabuti, nakumpisa lang talaga ito sa mixed multitude. Lahat ng mga reklamo, lahat ng kung bakit nagagalit ang Diyos sa kanila, dahil lang nga sa mga mixed multitude. Hindi sila tunay na talagang true-blooded Jew. At hindi sila lumaki na nagsasamba ng kapatid at nakikinig sa Tura. Sumama sila. Hindi nila maintindihan mga kapatid ang kultura ng Hudyo. Ang pagsasamba sa totoong Diyos. Wala silang sacrifice. Puro sila reklamo. So, inadamay ang mga totoong Hudyo sa mga reklamo nila. Tuloy, buong bayan hindi nakapasok. Lahat ng 20 years old pataas, pinatay ng Diyos doon sa wilderness. Pati pa si Moses hindi nakapasok. So ano sabi ng Bible? So we see that they could not enter in because of unbelief. Ay, nag-dream ka ng langit, hindi ka makapasok kung meron kang unbelief. That's right. Yes. Gusto kong makapasok sa langit, Pastor! Hindi ako naniniwala sa tithes. Gusto ka ng langit, pero hindi ka naniniwala ng tithes. Gusto ka ng langit, mga kapatid, pero hindi ka naniniwala sa holiness. Gusto ka ng langit, mga kapatid, pero hindi ka naniniwala, mga kapatid, sa humility. Gusto mo ng langit pero hindi ka naniniwala sa fruits of the Spirit. Paano ka makapasok mga kapatid? Kahit kunting unbelief dyan, yan ang makahanag sa'yo. Kasi naging example na rin ang buong bansa ng Israel na because of unbelief, they could not enter in. Yeah. Pagpapagal po natin ang ating Panginoon, let's avoid this place. Unbelief. Minsan may mangaral nga ako, minsan naniwala ba kayo na kayo papalain ng Panginoon? Ah, siyempre, kumbrigasyon na sabi, amen. Pero may mga tao na, iwala. Those are the evil heart of unbelief. Mga kapatid, kailangan talaga tayo, praise God, mag-pray. May mga tao talaga, pasikrito lang, na sa kanilang puso, ang Diyos lang ang nakakita, na hindi talaga sila naniniwala. Bakit? Makikita naman sa action eh. Magsabi sa grupo na, last 9 tayo mag-pray. Ayun, lumating, last 3, mga kapatid, praise God. Kasi hindi naman sila naniniwala. Yan ang problema. Praise God. Kasi kampo ito eh. Next verse, tingnan natin ang chapter 4, verse 6. The same book sa Hebrews chapter 4, verse 6. Tapos mag-jump tayo sa 11. Hallelujah. Ano sabi ng Bible, mga kapatid? Chapter 4, verse 6. Tingnan sa screen kung wala hindi kayo nakasunod sa inyong Bible. Seeing therefore, it remained that some, pag sinabing some, there is a specific number. Seeing therefore, it remained that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief. Now, the writer is talking about, mga kapatid, katulad sa sinabi ng Book of Romans, na meron talagang bilang ang mga Hintil na makapasok sa kaharian ng Panginoon. Amen. Kasi kung ang mga Hudyo hindi sila nakapasok doon sa promised land,
sino yan sa amin? Yun ang mga pinili ng mga ng Panginoon sa bansang Hintil na magdala sa kanyang pangalan. So yung mga taong bautismado, dala-dala talaga nila ang pangalan ni Jesus. Mga kapatid, hallelujah, makapasok sila! Hallelujah, praise God! At makarating sila sa tinatawag na place of rest. Hallelujah, Lord. Everybody shall amen? Amen. Verse 11. Tingnan natin ang verse 11. Can we read it all together? Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. So kailangan din natin pagsikapang mabuti. Ipakita niya ang Tagalog version. Just pakiclick ng isang click sa Tagalog. Praise God. Ganito po yung sabi ng Bible. Hallelujah. Okay, here we go. Magsipagsikap na tayo sa pagpasok sa kapahingaang iyon upang huwag marapa ang sinuman ayon sa dayong halimbawa ng pagsuway. So ang unbelief, mga kapatid, sa King James Version, sa Tagalog, pagsuway. Kasi kung hindi ka niniwala, eh, siyempre, suwayin mo talaga. Mag-resist ka talaga kasi hindi ka niniwala. At tayong lahat, mga kapatid, praise God, ay tinawag niya, nakatanggap na tayo sa grace. Hallelujah! Pagsikapan natin that we will not fall, praise God, into the grace of God. Hindi tayo mahulog. Na hindi natin tularan. At kita na natin, may example na nga, may halimbawa na nga, hindi sila nakapasok because sa pagsuway. Dahil saan ang galing ang pagsuway? Galing doon sa mga reklamador! Amen! Everybody shall amen? Amen! Ngayon, anong mga kapatid ang ginawa, mga kapatid, during the time of Nehemiah? Sabi ni Nehemiah, kababalik lang natin galing sa Babylonia. Kababalik lang natin mula sa 70 years na pagkabiha. At meron na namang mixed multitude na sumama. Sabi ni Nehemiah, ay! Nakita na natin ang example noon sa panahon ni Moses. So ngayon, sabi ni Nehemiah, aware na ako. Baka kayo na naman ang mag-complain. Magagalit naman ang Diyos sa atin. Nasa Bible din, Pastor? Yeah. Nehemiah chapter 13, verse 3. Nasa taas is praise and hallelujah. Okay, can we read it all together? Now it come to pass, when they had heard the law, that they separated from Israel all the mixed multitude. Nung binasa, mga kapatid, ni Israel, ni Nehemiah, ang batas ng Diyos, hallelujah, praise God, doon sa pagbalik nila doon sa Jerusalem para itayo ang wall at ang templo system nila. Nung binasa na nila na ito pala ang law na hindi pwede mag-asawa ang kanilang mga Levites na babae o lalaki, mga kapatid, sa ibang na outside sa Israel, eh maraming nag-isasawahan, mga kapatid, na doon pa sa Babylonia, mga Babylonian girl na mga magaganda, inasawa nila, may mga anak na sila sumama din pagbalik sa Jerusalem. Binasa ang law. Sabi nila, masakit man sa ating puso. Talagang kahit ang mga misis nila, nakiyakan. Nabasa niyo ba yan? Nakiyakan sila, mga kapatid. Umulan pa, mga kapatid, parang red warning. Katulad ngayon, dumilim, mga kapatid. Praise God, ang langit. Praise God, kumulog, umulan, Sister Rita. Pinaalis talaga nila. Iniwan talaga nila ang babae at mga anak. Dinivorce talaga nila sa harap ng Diyos. According to the law. Why? Mixed multitude sila eh. Yes. At sila ang maging dahilan na naman na ang galit ng Diyos ipuhos na naman sa kanilang bansa. So aware si Nehemiah, kailangan isiparin natin ang Israel mula sa mixed multitude. Yan, mga kapatid, lahat ng estudyante na isiparated, yan ang purpose why we need to separate ourselves from the world. Why we live a separated life to be dedicated to God? Kasi paghilaw-hilaw kasi ang Kristiyano at dumating ang pagsubok, Christian, lalo na subject ng holiness, magreklamo yan. Bakit, Pastor? Bakit hindi po tulad ang buhok, Pastor? Ang init-init, Pastor! Eh, yung mga hilaw-hilaw ng Kristiyano na sana tinawag din, oo nga, Pastor! Second emotion. Second emotion din.
Levi's yun? Sabihin naman ng mga hilaw-hilaw na mga kapatid na baguhan pa, bunga pastor! Maraming madadamay talaga. Kaya itinituro ang separated para ang lahat ng papasok at naglilingkod sa Panginoon, talagang focus lang talaga sila. Hallelujah! They are going to avoid these things, mga kapatid, na ma-displease ang Panginoon. Naintindihan naman natin yung mga baguhan. Wala problema sa mga baguhan. Pero kung ang pasaway ay ang matagal na, yan ang problema. Praise God. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Praise God. Hallelujah. So yun ang mga, alam niyo ba mga kapatid na si Nehemiah na-restore ang anong kaharian, di ba? Na-restore sister, di ba? Pati ang worship, ni-restore ni Israel. Sumunod ng maraming mga hari, ang Israel, hindi nakabantay. Bumalik na naman sila to mix again with those people, praise God, who are not called by God. Sinulat ito ni Hosea, mga kapatid. Hosea 7:8, mga kapatid. Pero ishare ko sa inyo ang 16 verses mamaya. Para makita ninyo, mga kapatid, kung gaano kalala talaga ito. Hosea 7:8. Sinabihan ni Hosea, mga kapatid, ang si Ephraim. Ephraim, he had mixed himself among the people. Instead na mamuhay si Ephraim na separated and to God, he mixed himself with the people. Para siyang cake na hindi nabaligtad. Luto sa ilalim, hilaw sa ibabaw. Para mga kapatid na Kristiyano sa Wednesday. Pero ibang araw, hindi. Huwag mong gayahin si Ephraim. Let us not mix ourselves to other people. Because your life is already redeemed. Your life is already redeemed by the blood of the Lamb. Everybody say amen. Amen. Now, gusto kong i-share sa inyo ang buong istorya. Basahin natin ang buong chapter. Hindi naman tayo naman madali. May malakas ang ulan sa labas yun. Everybody say amen. Okay, basta tayo sa verse 1. Para maintindihan natin ang buong chapter. Ang sabi ng Panginoon, pagkalingin ko na sana ang Israel, ayusin ko ng Israel, i-fix ko ng Israel, buhusan ko na ng blessing ng Israel. Pero bakit hindi natuloy Sister Clo? Dahil may napansin sila kasalanan ni Israel. Isang tribo lang. When I would have healed Israel, then the iniquity of Israel was discovered. Pagpalaan na sana ang Wednesday group. Pero may na-discover sila. May discover ang Panginoon na gumawa ng sikreto ang kasalanan. Parang yun ang picture, mga kapatid. Pero alam ko, wala yan sa Wednesday group, mga kapatid. Everybody shall amen. Amen. Tama, wala yan sa Wednesday group. Walang gumagawa dito ng sikreto ang kasalanan. Di ba? Amen. Lahat ng merit talaga. Lahat ng single talaga. Talagang walang sikreto yan. Sincerity and praise God, honesty. Amen. Yan ang lesson namin kanina, mga kapatid, sa term 6. Praise God about worship. Na may subject kami kanina, mga kapatid, na pinag-usapan na nabanggit doon. Gusto ko sanang i-preach yun na isang, pero banggitin ko lang sa inyo, kayo ang una, mga kapatid, boy na mano. Hallelujah. May subject doon na ang title niya, Sincerity and Hypocrisy. Na sa church, religious act of worship, tatlo lang po ang pwedeng magpapakita kung ikaw sincere o hypocrite. Ano yung Pastor Plaza? Interesado ako niya, Pastor. Tatlong religious act of worship that will determine whether you are sincere or you are hypocrite. Sa tono ni Jesus sa Sermon on the Mount, praise God, una, almsgiving, prayer and fasting. Tatlong religious act that will determine if you are sincere or you are hypocrite. Yes. Tinuturo ni Jesus yun. Dahil pag ikaw ay nagbigay, kung nagbigay ka lang para makita ka sa iba, na ikaw ay magpabigay, hypocrisy, hindi yan sincerity. Kung ikaw ay nag-pray para makita lang din ang iba, na ikaw ay nag-pray. Kung ikaw ay nag-fast para makita lang din ang iba, mga kapatid, na ikaw ay nag-fast. Pero kung gawin mo, mga kapatid, ang sincere, honesty and sincerity in worship, sinabi pa doon, even if your prayer
is just simple brief but have a spiritual manner, yes, the Lord will answer you. Yes. 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 Oh, hallelujah! Praise the Lord. Kung gusto niyo makaroon ng kopya ng notes na yung mga batid, si Rox mo yan. Kung gusto niyo, ano ba? Pero bawal yata mga batid kasi part yun sa curriculum eh. Kailangan pumasok muna kayo doon sa Bible school. Everybody shall amen. Yes. Hallelujah. See? Sabi nun mga kapatid sa turo ni Jesus doon sa Sermon on the Mount, even if your prayer is simple, yes, brief, but with a spiritual manner, the Lord will answer your prayer. Amen. Praise the Lord. Everybody shall amen. 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 So yun mga kapatid, ready na ang Panginoon ang pagalingin ng Israel. May nakaharang napansin at natuklasan ang kasalanan ng Israel. And the wickedness of Samaria, for they commit falsehood. And the thief coming in. Oh, the thief coming in. Eh, hindi na sila nagbibigay. Mga magnanakaw na sila eh. And the troop of robbers is pulling without. Next verse. Hallelujah. Verse 2. And they consider not in their hearts. Hindi mo lang sila nag-isip. Hindi mo lang sila nag-isip-isip. Sabi mga kapatid ng Panginoon. That I remember all their wickedness. Now their own doings have beset them about. They are before my face. Hindi nila napansin mga kapatid na president ng pray na pagalingin may revival. Praise God, hindi ba nila iniisip na meron pala silang sikritong kasalanan. Right. Verse 3, mga kapatid. Ano sabi ng Bible? They make the king glad with their wickedness. Pati pa ang hari na tutuwa sa kanilang kasamaan. And the princes with their lies. So nakita nyo na ang picture sa buong bayan. Ang design ng Panginoon, pagalingin na sila, pero may nakahanap. Let us avoid this. Things, mga kapatid. Ready na, ibubuhos ka. Sa Bible, mga kapatid, dinideclare na. Praise God, pinag-pray na, dinideclare na, mga kapatid, na andyan ang pagpapala, pero bakit hindi pa lumati? May nakahanap. It's time to search our heart and our mind. Verse 4, ang sabi ng verse 4. They are all adulterers. As an oven heated by the baker. Grabe, super init talaga. Ibig sabihin, pag-issue sa adultery, halos lahat, may mga kami sa time ni Hosea. Who sees it from raising up their yet needed to know until it believed. Verse 5. Hallelujah. In the day of our king, the princes have made him sick with bottles of wine. Mga lasinggino mula sa hari. He spreads out his hand with scorners. Verse 6. Ang sabi ng Bible, for they have made ready their heart like an oven, while they lie in wait, their beaker sleeping all night. In the morning, it burned as a flaming fire. Gumawa ka ng tinapay, mga kapatid, tapos tinutulugan mo, ay nasunog ang tinapay. Ang tinapay, maganda sana ang kainin. Pero natulog ka kasi, nasunog tuloy ang tinapay. Napakaganda ng preaching! Pero natulog ka sa preaching! Pagkisip mo, wala na kakasama mga kapatid. Nagising ka lang ng sis, excuse sis, kasi nagmamap ng mga kapatid. Verse 7, ang sabi ng Bible, they are all hot as an oven and have devoured their judges. All their kings are fallen. There is none among them that calleth unto me. Grabe ang sabi ng Panginoon, wala man ang isang tumawan. Wala man ang isang humingi ng saklulo sa akin. Nakalimutan na nila ako. Hudyo sila. Nasaan na ang batas? Nasaan na ang law? Nandiyan pa ang kanilang mga sinagog? Nandiyan pa ang temple? Nandiyan ang mga pari? Nandiyan ang mga rabbi? Bakit wala man lang isang tumawag sa akin? Handa na sana akong pagalingin sila. Wala man lang isang tumawag. The next thing that we need to avoid is to forget to call upon God. Amen. Don't forget to call upon God. Verses upon verses, encouragement after encouragement tells us, call upon the name of the Lord. Call in the time of distress. Call, hallelujah, in the morning. Call Him in the evening. Because the Lord heareth. Nakikinig siya. Verse 8, ito na po mga kapatid. Ang dahilan, binasa ko ito kanina sa inyo, Ephraim, he had mixed himself among the people.
hindi ko alam kung sinadya ba ni Ephraim to mix their tribe with the people. Tuloy, sabi ng Panginoon, para siyang cake na hindi nabaliktad. Pero kailangan bang baliktarin ang cake, Pastor? Baka iba ang style nila noon kaysa ngayon. Meron sa amin mga kapatid, yung bibingka, apoy sa taas, apoy sa ilalim, para balance yung pagkaluto. Praise God. Verse 9. 16 verses ito mga kapatid. Strangers have devoured his strength. Of course, bakit? You mix to them. Mawala talaga ang holiness mo, high standard ng holiness. Pag makipag-mix ka mga kapatid sa mga dating mong barkada na unbeliever, wala mga kapatid, ma-defile ka talaga. Sa usapan pa lang nila, nandun ang mga curse. Sa usapan pa lang nila, nandun ang kabastusan. Sa mga usapan at tawanan pa lang nila mga kapatid, sa inuman pa lang nila, sa sumsuman pa nila mga kapatid, minsan ikaw pa ang mautusan, pwede bang sisa, bumili ka ng ano? At hindi ka rin makahindi, bakit? May utang ka doon mga kapatid sa bangkiro. Everybody is over there. Sino na compromise talaga mga kapatid ang buhay mo? Strangers have devoured his strength. And he knoweth it not. Yan mga kapatid, hindi niya alam. Katulad ba ni Samson? Naalala niyo si Samson? Akala ni Samson, nandyan pa ang lakas. Pero nung naputol yung kanyang buhok, ano sabi ng bago? He thought. He was thinking na nandyan pa, mga kapatid, but the Lord already depart from him. Kung tayo mga kapatid ay magkiayon sa mundo, nang pinalabas na nga tayo, siniparit na nga tayo ng ating Panginoon, these are the few things that we need to avoid. Remember this. You are not aware when you go to them, praise God, and you mix to them, you will not know it. Na umalis na pala ang lakas. Nawala na pala ang anointing. Yeah, gray hairs are here and there upon him, yet he know it na. Para bang nakaharap ka sa salamin at pilit mong pinaniwalaan, wala akong uban, wala talaga. Pero yun pala, puti na pala. Yan ang nangyari kay Ephraim. Ano sabi nito? Gray hairs are here and there upon him, yet he know it not. Baka mata niya may problema. Ang punto po dyan mga kapatid na sa ating buhay, hindi mo pala na may mga bagay na gray na pala. Praise God. Nawala na siya mga kapatid sa limitations ba, sa sukat, di ba? Nawala na, lumampas na siya sa boundary, that's the term. At hindi niya napansin. Everybody shall amen. Amen. Verse 10. Hallelujah. And the pride of Israel testifying to his face, did not return to the Lord their God, nor seek him for all this. So, ano yung for all this? From verse 1 to 9, lahat ng enumeration, lahat na binanggit doon si Steglo, na ginawa nila, hindi man lang sila naghanap sa Panginoon. So, the next thing that we need to avoid, hallelujah, is pride. Kasi minsan hindi natin alam okay lang yung mga statement natin. Yun pala, mahangin na pala yun. Alam niyo mga kapatid, nakabili talaga ako ng kalabaw na ganito. Salamat sa Panginoon talaga, grabe. Tapos, next month, bibili na ako ng baka. Next month, bibili ako ng tupa. Praise God. At next month, bibili ako ng husband. Always, self-gratification, self-glorification. Amen. Everybody shout amen. Amen. Pride. Let us avoid pride. Ano yung unang i-avoid natin? Complain. Yes. Don't complain. Next, avoid the mixed multitude. Next is unbelief. Pangatlo, unbelief. Papa. May isa pa. Don't forget to call upon the name. Yes, do not forget to call upon the Lord. Everybody shall amen. Amen. Verse 11. Sabi ng Panginoon, di ba lang kayo tumawag sa akin? Lama lang naghanap sa akin? Ito mga kapatid, ang isa sa mga verse na natatawa ko mga kapatid. Praise God. Sabi ng Panginoon kay Hosea, Ephraim also is like a silly dove. Have you seen a silly dove?
without heart. They call to Egypt, they go to Assyria. Instead that they are going to call on me, they go to Egypt for help, and they go to Assyria for help. Why did they not call me? They are like a Sinadab without heart. So what do you mean by that? This is a picture, praise God, kung ikaw po ay umaasa lamang sa savings mo, o ano bang mga bagay, mga kapatid, batalyan na bagay, instead na tawagin mo ang jokes, mga kapatid. You are like a Sinadab without heart. Praise God. Ngayon ko lang ito napansin. Sa dami ko ng panahon na binabasa, mga kapatid, ang Bible, ngayon ko lang napansin na ang term na ito, Sinadab without heart. Sino yung Sinadab without heart? Those people who forgot to call God, but they call nations, they call people, they call agency, they call company, they call, praise God, hallelujah. O kailangan naman natin ng pera. Kailangan natin ng tulong ng taga-konsulado. Kailangan natin ng pabor nila. Pero bago tayo lumapit sa kanila, tawagin natin ang Panginoon. Natutuwa siya pag tayo tumawag. Verse 12. Limang verses na lang. When they shall go, ang punto ko dito sa Trinida na kung ang Ephraim humihingi ng tulong doon sa Egypt at Assyria, if they will go there, God said, I will spread a net to them. Huhulihin ko sila. They will fail. I will bring them down as the fowls of the heaven. I will chastise them as the congregation hath heard. So if we will trust material things, if we will trust on princes instead to trust God, pag pumunta tayo sa kanila, unang hakbang pala natin para makapagino ng hulog ng net. Hallelujah. Verse 13. Sabi ng Bible, woe unto them, for they have fled from me. Destruction unto them. Ang Panginoon nagsabi ha? Sino? Magalanak eh. Ephraim ito mga kapatid. Because they have transgressed against me, do I have redeemed them? Ibig sabihin, ligtas na sana sila. Nandun na ang pabor, nandun na ang covenant, kasama na sila sa covenant family. Yet, they have spoken lie against me. Next things that we need to avoid, lying. I have already redeemed them, yet they speak lies against me. Verse 14. And they have not cried unto me with their heart. Hello? They have not cried unto me with their heart. When they howl upon their beds, they assemble themselves for corn and wine, and they rebel against me. Instead, na mag-prayer meeting, nag-party tuloy. Verse 15. Ano sabi ng Bible? Last two verses. Ito sabi ng Panginoon, do I have bound and strengthened their arms? The word bound there is like, pag pumunta ka sa ospital, pag meron kang suga, babalunin eh. Bandage yan. Kaya yung mga, yan ang term. Do I have bound and strengthened their arms, yet do they imagine mischief against me? Last verse. Hallelujah. Sabi naman, they return! Bumalik ka, but not to the Most High. Paano nangyari yun? Galing sila ng Egypt, galing sila ng Assyria, humihingi ng tulong. Pagbalik nila mga kapatid, kasi naman sila na failure sila eh. Kasi hindi naman sila sinasamahan ng Panginoon eh. Pagbalik nila, ang problema hindi naman sa templo ng Panginoon. They return yet, but not to the Most High. They are like the deceitful bow. Their princes shall fall by the sword for the rage of their tongue. They shall be their derision in the land of Egypt. Saan man sila magpunta, kahit saan man sila mga kapatid, nag-umpisa lang ito mga kapatid, ang buong istorya sa kasaysayan ng Israel, complain, hallelujah, they allow the mixed multitude to control them. Hallelujah, they allow the spirit of unbelief, praise God, hallelujah, to take over into their heart. They allow pride, lying, praise God, they forget to call upon God. Write this in your notes. If you return to the presence of the Lord, make it sure it is to the Most High. Kung magsimba ka man lang, ibigay mo ito sa Most High. Binigyan tayo ng Diyos ng Diyo. Binigay ito ng batas sa inyo. Sa law ng labor dito sa mundo. At nandito tayo sa bahay ng Panginoon. Let's grab the opportunity.
that if we come into the house of God, let us, yung parang maghubad ka ba sa harapan ng Panginoon. Panginoon, touch my heart, renew my heart, change my heart, Lord, to be loyal to you. Napansin ko, Panginoon, na minsan makigimik pa rin ako sa labas. Ngayon, Panginoon, I will dedicate my life to you. Hindi pa huli. Nung napansin ni Himaya, mga kapatid, praise God, at binasa ang batas, nakita ni Himaya, mga kapatid, praise God, na congregation may dalang mixed multitude sa kanilang group. Sabi niya, hiwalayan, gawin natin ito, masakit pa rin ito, masakit pa rin ito, pero gawin natin ito. To live a whole life separated, something holy, masakit pa matinggan, masakit pa kapatid na ipos mo ang bisyo, masakit pa kapatid na ipos mo ang gawa ng laman. Pero kailangan, it is a need talaga para walang judgment sa ating kaluluwa. Bakit? Redeem ka na eh. Tinubos na tayo. Let us bow down our head for a moment. You are not a part of the mixed multitude. Kahit hindi tayo Hudyo by blood, but the Lord has chosen people that will bear His name in the Gentile nations. Sa lahat ng mga bansa, mga kapatid, praise God, may pinili ang Panginoon mga tao na mag-bear sa Kanyang pangalan. Alam natin kung sino tayo galing, saan tayo galing. Pero sa Panginoon, kahit galing ka sa lusa ng kasalanan, kahit galing ka pa mga kapatid sa kasalanan na talagang hindi mo ma-explain, kaya Kanyang paputihin, kaya Kanyang baguhin, kaya Kanyang patawarin. Lumapit lang tayo ng may katotohanan. Lumapit lang tayo sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, na may desire ang ating puso. O Lord, help me. O Lord, guide me. Hallelujah. Hallelujah, na maaboyin ko, Panginoon, ang mga ilang bagay, Panginoon. Hallelujah. Na ma-displease ang iyong mga. When the people start to complain, the Lord heard it. And it displeased God. Nag-umpisa lang ito sa moment. Nag-umpisa ito, mga kapatid, sa mga mixed multitude. Then unbelief comes in. And when unbelief comes in, the whole nation was not able to enter in. And Paul said in the book of Hebrews, ito po ay isang magandang halimbawa sa amin na hindi natin tularan. Hallelujah! Ang unbelief, mga kapatid, na siya mag-guide sa ating buhay. Ibaba natin ang ating pride. Lunugin natin ang ating pride, mga kapatid, kung meron pa. Kung meron pa natira ang ego, mga kapatid, ang ating puso, praise God, hallelujah. Submit natin sa Panginoon. Panginoon, I surrender. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. And let us draw closer to God. Handa na ang Diyos para ikaw ay pagalingin. Handa na ang Diyos para ikaw, hallelujah, ipagpalay. Handa na ang Diyos para ikaw ay katanggap ng bilanggol. Handa na siya, mga kapatid, pero meron tayong mga bagay na iniwasan. Iwasan natin ang bilhin. Iwasan natin, mga kapatid, ang lying. Iwasan natin, mga kapatid, praise God, ang pride. Iwasan natin, mga kapatid, praise God, hallelujah, to trust on our material strength, mga kapatid. Bagkos, huwag natin kalimutan, the school right now upon the name that is above every name, the name, hallelujah, that can save, the name that can heal, the name, hallelujah, praise God, hallelujah, that our soul, praise God, hallelujah, is saved. Yan ang pangalan ng ating Panginoon, Jesus Christ. Oh, hallelujah, blessed be your name, Lord Jesus. Oh, blessed be your name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord, we stay close. Kahit kumunti lang tayo, mga kapatid, praise God sa hapon ito. Hallelujah. Sa puno ng mga
kanitang bahay niyang marangya. Sinira ko't pinasa hanggang ito'y iniwan niya. At nang kanyang malaman, paligid ay tahimik na. Bahay niya'y nilapitan, itinayo sa dating anyo niya. Sana'y Kristiyano'y tutulad sa gagamba. Sangkapan upang ito'y handa sa pagawang kanyang napas niya. Maaga niyang sinimulan hanggang sa maghapon upang daling matapos bahay niyang nagninining. Ito'y kanyang ayusin sa lakas niya talino upang sa pamamagitan niya Diyos ay purihin ang tao. Sana'y Kristiyano'y tutulad sa gagamba. May pag-iis at paningin, huwag nating pabayaan. Sirahin ang diablo ang anyo na paglilingkod natin. Ipaalam sa Panginoon ang kahilingan mo at siya'y tutugon sa'yo. Kanyang nakikita ang iyong mga pagluha at siya'y tutulong sa'yo. Kasama mong lagi ang Panginoon. Immanuel, Diyos ay suma sa atin. Sa hirap, siya ay kapiling natin. Immanuel, gabay sa lahat ng panahon, ikaw ay purihin. Ikaw ang Diyos namin, Immanuel, Immanuel. Immanuel.
kanyang nakikita ang iyong kahirapan at ikaw ay kanyang tanga. At kung ito ay di mo na kaya, ikaw ay kakalunin niya. Kasama mo lagi ang Panginoon. Emmanuel, Diyos ay suma sa atin, sa hirap siya ay kapiling natin. Emmanuel, gabay ka sa lahat ng panahon, ikaw ay purihin, ikaw ang Diyos namin, Emmanuel, 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 Emmanuel. Diyos ay suma sa atin, ay kapiling natin. Emmanuel, gabay ka sa lahat ng panahon, ikaw ay purihin, ikaw